Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Ngayong alas 4 ng hapon ay lumabas na nating area of responsibility yung binabantayan nating bagyong si Marce. At sa salukuyan, ito ay nasa layo ng 290 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Ang nasabing dating bagyong si Marce ay may taglay pa rin lakas ng hangin, umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 170 kilometers per hour at pa west-southwestward po pagkilos sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil nga po maliit lamang ang sirkulasyon nitong bagyong si Marce, ay wala na rin po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya wala na rin po tayong nataas sa tropical cyclone wind signals sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Pero ngayong hapon hanggang mamayang gabi, asahan pa rin po natin ang mga thunderstorms dito po sa may bahagi na Ilocos Region. Pero dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi na ating bansa, wala pong direktang epekto rin itong binabantayan nating bagyong si Marce. Kaya bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang po yung ating kalangtan. At kung may mga pag-ulan man po tayo maranasan, ay panandali ang buhos lamang po ito ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Samantala, update po tayo dun sa binabantayan nating low pressure area na huli natin na mataan sa layong 1,705 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ang nasabi nating LPA, mababa ang tsansa na maging isang bagyo within 24 hours. Pero basis po sa ating latest na TC threat potential, ito po ay valid for 1 week. Ito po yung may number 1 po dito. Ibig sabihin po nito ay meron po siyang high chance o mataas yung tsansa na maging bagyo within the next 5 days. Kaya patuloy po nating i-monitor itong nasabi nating low pressure area na kung saan inaasahan nga natin na papasok ito na ating area of responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga. At wala pa naman po itong direct na epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Pero kahit LPA o maging bagyo man po ito, magdudulot po ito ng mga kalat-kalat, mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, lalo na po sa may bahagi ng Cagayan o Isabela area, pati na rin po ang bahagi ng Quezon, Aurora, Bicol Region ay posible rin po makaranas ng mga pag-ulan dahil nitong LPA na posible pong maging bagyo within the next 5 days. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga update na nilalabas ng PAGASA. Sa magiging lagay naman po na ating panahon bukas, wala tayong naasahan na malawak ang mga pag-ulan sa anumang bahagi po ng Luzon. Kaya magiging maaliwalas po yung ating panahon, lalo na po sa may northern Luzon area po no, na nakaranas ng mga pag-ulan ng mga nakaraang araw. Bukas, magiging maaliwalas na rin po yung kanilang panahon dyan, lalo na po yung umaga hanggang tanghali nila. Pero pagsapit ng hapon at gabi, ay may mga chance pa rin po tayo na mapanandali ang buhos ng pag-ulan dala ng localized thunderstorm. Temperatura po natin bukas dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees, Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius. Sa may Baguio City, 17 to 23 degrees agwat ng temperatura, Lawag 24 to 31 degrees at sa Tagigaraw at sa Legazpi City, aabot naman po sa 32 degrees ang maximum temperature. Sa may bahagi naman po ng Puerto Princesa at Calayan Islands, 25 to 32 degrees ang agwat ng temperatura. Sa may kababayan po natin, sa bahagi ng Visayas at Mindanao, wala rin po tayong inaasahan dyan na malawak ang mga pag-ulan bukas, kaya magpapatuloy po yung kanilang nararanasan na maaliwalas sa panahon, lalo na yung umaga hanggang tanghali po nila. Sa hapon at gabi, kukulimlim po yung kanilang panahon at may mataas na tsansa po ng mga pag-ulan dala ng localized thunderstorm. Kaya kung lalabas po tayo ng mga tahanan, huwag pong kalimutan magdala ng payong, panangga na rin po ito sa init ng araw sa tanghali at sa mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Temperatura po natin bukas sa bahagi ng Iloilo, pati na rin po sa Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. Metro Cebu naman 25 to 32 degrees Celsius. Aabot din sa 32 degrees ang pinakamataas bukas sa bahagi ng Cagayan de Oro, 33 degrees naman sa Mesambanga at sa bahagi po ng Metro Davao.